bakit ba ang dami ko pa rin tanong? Tanong na alam kong kasagutan sa utak ko hindi tutong-tong. Simpleng katanungan pero mahirap pa yung mga bugtong. Alam ko sa tingin ng iba ang pagtatanong kasalanan, pero di ko kasalanan kung nabigyan ako ng kaalaman na malaman o tignan ang magulong na kalatag sa pinggan. Magulong na kalatag sa pinggan, sabay-sabay natin natignan. Ano ba talaga ang pinagmulan? Totoo ba talaga yung iba't adan? Dahil ba sa masasakin agatan? Kaya buhay ay may katapusan. Totoo ba lahat ng kasulatan? Sigurado bang di nadagdagan? Paano katulad na aklat ni Rizal na iba version sa kasalukuyan? Tanong lang, paano ba natuklasan ng banal na aklat? Paano naisali ng sinaunang tao ang mga nakasulat? Ano ba talaga pamagat? Ano ba talaga pabalat? Paano kung lahat na isang alamat? Nagtatanong ako sapagkat ang dami nakikitang kamalian dito sa kamunduhan. Talaga naman pala isipan, isa-isa naglalabasan ng mga dita papag-usapan ng mga tanginang bangayan. Oops, napamura, pasensya, wala na ba akong pag-asa sa kalangitan? Sa mata kasi nanila lang yung ganyan salitaan. Talaga naman isa sa mga basihan. Ano ba talaga ang simbahan? San ba talaga yung sambahan? Dami ko na rin na subukan puntahan, pakinggan ng mga dasalan. Bakit pa kasi iba-iba paniniwala? Di ko na alam kung saan pa ako magtitiwala. Hirap sa lisikin ko talaga na itala. Baka kasi ang totoo sa kanila kundi wala. Seryoso, pwede po ba kita makausap? Dami lang po talaga akong tanong. Bakit dami balagoong kahit na naririnig mga dasal? Kahit na ultimo bulong, dami rin nakakulong. May kasalanan na wala, magit sa droga na lulong. Mga kapit sa balisong, may nagbibenta na tahong. Mga buhay na patapon, sagutin nyo po ngayon. Bakit ba may halong pera ang paglilingkod sa sinabi ng ama? Alis lahat ng aktibidad na tungkol sa kanya. May bayad po, tangina. Kung yan ang basihan patungo sa iyong harian, ang masasabi ko wag na. Di na lang ako makikinig sa salita sa aral, sa maling paniniwala ng iba. Alam ko marami.